giniit ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali na dapat konsultahin muna ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan bago mag-issue ng permit para sa importasyon ng sibuyas. Ang intervention ng local governments malaki. Parang sinabihan natin DA, hindi kayo dapat nag-i-issue ng mga permits. We wrote the Senate Committee, si Senator Villar, and she agrees, yes, na as far as the importation concern, consultahin niyo yung mga local government. Hindi lang yung mga kung sino-sino inano niyo. At as far back, yung mga nagre-reklamo niyo, binibigyan niyo ng permit . Consultahin niyo yung mga agriculturists at saka yung mga chief executives. Ginawa ni Governor Umali ang nasabing pahayag sa harap ng media sa gitna ng lumalalang problema ng mga magsisibuyas sa pagbagsak ng presyo ng lokal na produktong sibuyas dahil sa kompetisyon sa mga imported at smuggled onions. Pinaka-apektado ng importasyon ng sibuyas ang lalawigan ng Nueva Ecija dahil dito nang gagaling ang 60% ng nalilikhang bulto ng sibuyas sa bansa. Kaya naman tinagurian itong Onion Capital of the Philippines at Onion Basket of Asia. Nagdadalamhati ang mga magsisibuyas dahil kung kailan panahon ng alihan ay tsaka naman dumadagsa ang imported at smuggled onions, resulta ng pagbagsak ng presyo ng lokal na produkto. Ayon kay Governor Oye Umali, isa sa mga naging hakbang ng pamahalaang panlalawigan para matulungan ang mga magsisibuyas ay ang pagsulat sa Department of Agriculture upang maging miyembro ng NOAT o National Onion Action Team ang mga agriculturist ng lokal na pamahalaan. We have been crying out loud na sinasabi natin dito, you do not issue importation permits without consulting the local government, in particular the provincial agriculturists, because primarily the chief executives come and go, but the agriculturists are sila yun . They have the data, so pati yung mga ilan yung produce. So ito yung mga bagay na dapat tinitingnan. Binuo ng DA ang NOAT upang alamin kung gaano karami ang supply ng sibuyas sa merkado at kung may mga pagkukulang sa dami ng lokal na sibuyas sa partikular na panahon ay inirerekomenda ng NOAT na mag-import ng sibuyas. At ito rin ang nagsasabi kung gaano karami ang aangkating sibuyas sa labas ng bansa. Kaya naman nakita ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Umali ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kinatawan sa NOAT na magmumula sa LGU. Kung mayroon man anyang dapat na nasa posisyon para magdesisyon kung kailangan ba o hindi na mag-import ng sibuyas, ito ay ang mga agriculturists. Ngunit simula umano na maging miyembro ng NOAT ang OPA o Office of the Provincial Agriculturists at siyam na agriculturists mula sa siyam na bayan ng lalawigan ay hindi naman ito naimbitahan sa alinmang pagpupulong ng NOAT. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.